paano magsimula mag-trail? Siyempre, simulan natin motor. Kukonsider natin yung budget kung bibili ka ba ng brand new or second hand. Ngayon, kung meron kang budget for brand new, maraming local enduro bikes na available ngayon sa market natin. Andiyan ang Yamaha XTC, Yamaha WR155, Kawasaki KLX150L, Honda CRF150L, tulad nung ginagamit ko, Honda XR150, and the likes. Ang pros ng brand new, well, of course, wala kang masyadong iintindihin. Condition lahat ng part and yung motor mismo, condition. Wala kang iintindihin na sira sa motor dahil nga, well, brand new siya. Nire-recommend ko talaga ang local enduro dahil meron siyang papers. Kasi kung wala kang pick-up o wala kang sasakyan na paghuhulan ng motor mo, at least, ang local enduro, may papel siya, pwede mo siyang ibiyahe sa kalye bago kayo mag-trail. Doon naman tayo sa second hand. Kung medyo budget meal kayo, meron din naman dyang mga available na second hand. Kung meron kayong mga kilalang mekaniko or kaibigan na matagal na nagtitrail, pwede kayo magpasama sa kanila para tulungan kayong kumilatis ng mga second-hand bike na gusto nyong bilhin. Ang examples dyan is, syempre, yung DT125 na 2-stroke, Kawasaki KMX, XR200. Ngayon, yung DT tsaka KMX, ano kasi siya, kickstart. So, wala siyang push start, unlike nung XR200. Kung bago ka pa lang sa trail, ang i-recommend ko talaga is push start siya. Kasi most of the time, magpapatay ka ng makina, mamatayan ka dahil nga ang trail hindi siya mabilis, hindi all the time mabilis. Usually, may mga sections na magbabagal ka or magpapatay ka ng makina or so sobrang bagal mo, mamamatay yung makina. Kaya, mas convenient na push start siya kasi, ayun nga, hindi ka na magsisipa. And kung napapanood nyo yung mga video ko, yung mga may pa-uphill tapos mamamatayan ka, isipin mo, paano ka magsisipa na nakatarik ka ng ganyan, nakastock ka ng ganyan, di ba? So, mas maganda, nakapush start ka para treno mo lang, baba mo yung dalawang paa mo, push. Then, umandar na motor mo ulit. Siyempre, of course, second hand, kailangan make sure nyo updated yung documents. And, ayun, sana kung bibili kayo ng second hand, i-ensure nyo na yung lahat ng issues, yung motor na yun is nasabi na sa inyo ng buyer para if ever ipapagawa nyo, alam nyo na yung mga ipapagawa. Ma-address nyo yung mga issues. Pangalawa, may motor ka na. Anong gagawin mo sa motor? So, usually, pag may mga nagtatanong sa akin ng ganyan, na from brand new or from kakabili lang na second hand, ngayon, kung wala ka namang alam kung paano kumalikot ng motor, I suggest dalhin nyo siya sa mga motor shops na marunong mag-set up ng motor pang enduro. Isang example dyan is, of course, wireless motorcycle modification in Mandaluyong. Kabisado na nila yan. Dahil ilang taon na nagmumotor ang tatay ko. Mas matanda pa sa akin. 50 years na siyang nagmumotor. Most specifically, trail. Dahil talagang trail rider ang daddy ko. Enduro siya, off-road rider, motocross rider. Sa lupa siya nagsimula. So, yun. So, ang papalitan mo is una, gulong. Ang gulong ng pang-trail is usually knobby tires. Or yung nakikita nyo may mga square-square. Kasi yun yung kailangan nyo para kumapit sa lupa. Madulas siya sa kalye dahil nga square-square siya. Pero ideal siya for lupa. So, isang example dito is yung Mitas Tires na Terra Force MX. Available siya sa Biker Box. Maraming brands na pwede mong pagpilian. So, i-research mo na lang yan or magtanong ka sa mga kaibigan mo or kakilala mong nagtitrail na ng matagal. Speaking of sa gulong, lalagyan mo yan ng tire lock. Usually, isa sa harap, isa sa likod. Pero kung hindi ka kampante or kung mas mabigat ka tulad ko, dalawa ang tire lock na kailangan mong igay sa likod just to make sure. So, ang tire lock para saan ba yan? Ang ginagamit yan kasi usually pag sa trail, magbababa tayo ng PSI. Sa mababang mababa, depende sa terrain. Kung basa-ba siya o loose. So, kailangan magbaba ka talaga ng hangin. Ngayon, so dahil nagbaba ka ng hangin, mas prone ka ma-flat. So, ang tire lock, ang trabaho niyan is para hindi umikot yung rims mo
pag na-flat ka. Rimlock and tire lock same. Gearing sa mga sprocket. Yung front and rear sprocket, pinapalitan yan. Kasi mga trail, hindi naman lahat patag. Usually, paahon. Yun nga yung masaya sa trail eh, kasi maraming paahon. So, ang gear ratio niyan is different sa motor na meron ka. Different din yan sa preference mo. Kaya, trial and error yan. Ngayon, kung may kakilala ka, or kung wala, pwede ka mag-research kung ano bang ideal na sprocket combination mo para sa motor mo and sa preference mo para masubukan mo. Maganda rin na i-take note mo. For example, ang gamit mo is 14 sa harap and 54 sa likod. Pwede, magti-trail ka gamit yung sprocket combination na yon. Tatandaan mo yung feeling kung okay ba sa'yo o hindi. And then the next trail, mag-adjust ka hanggang makuha mo yung tamang sweet spot na sprocket combination kung saan ka komportable. Pwede ka rin magtanong sa mga Facebook groups. Like, kunwari, may Yamaha XTC ka. Maraming Facebook groups dyan ng mga XTC owners na nagti-trail na pwede mong hinga ng suggestion, mahinga ng advice. Toe strap sa unahan. Yung tali sa may fender. Toe strap na yan, kailangan yan usually kapag ka nabalahaw ka or na-stuck ka sa isang section ng trail and para hindi mahirapan yung tutulong sa'yo na humatak ng motor. Kasi delikadong humawak sa tinidor, di ba? And sa rim. So, mas maganda kung meron ka toe strap sa harap para yung tutulong sa'yo hindi rin mahirapan. So, yung toe strap na yan, nabibili siya online. May mga stores na bebenta niyan sa Caloocan na mga nagsispecialize ng mga enduro equipment. Pero kung wala kang budget, pwede kang mag-DIY, gumamit ka na tie down or belt. Maraming DIY videos dyan kung paano ka gagawa ng sarili mong toe strap. Pero kung ako sa'yo, bumili ka na lang kasi pahirapan mo lang yung sarili mo. And hindi rin naman siya ganun kamahal. Toe strap din kasi is makakaiwas sa pagbasag ng plastics mo and iwas injury dun sa taong tumutulong sa'yo humila. Pang-apat, hand guard para guard yung mga kamay mo. Kasi usually sa trail, may mga madadaan ng kang talahib, branches. Branches ng puno, tumatama dito habang nagmumotor ka. Siyempre, alam nga naman titigil ka, diba, para iiwas. E minsan, fast pace yung trail nyo. So, mas maganda may handguard ka para may iiwas sa mga tumatama sa kamay mo kasi iwas injury din yan. Also, para hindi bumaluktot ang lever mo kapag ka tumumba ka. So, protection din siya sa brake levers mo and clutch levers mo. And then, panglima, mga basic na kailangan mong ilagay sa motor mo is skid plate. So, skid plate is yung nakalagay sa ilalim para tutulong sa pagpag-protect ng makina mo ng entang motor mo kasi usually may madadaan ng mga trosong malalaki, batong malalaki na hindi mo talaga may iwasan dahil minsan wala ka ng choice kung idaanan talaga yon. So, kung may skid plate ka, wala kang alalahanin dahil hindi ka matatagasan ng oil. Hindi mo babasag yung crankcase mo or yung makina mo. Kung ako lang ang number one na skid plate, YRS sa Mandaluyong. The best talaga. Ang tibay, lightweight, ang daling i-install. PM nyo lang sila. Okay, so tapos na tayo sa mga gagawin sa motor. Gusto ko lang sabihin na basic lang to lahat ha. And hindi ko sinasabi na expert ako. Pero I think, tutulong to mag-guide sa'yo kung gusto mo mag-start mag-trail. Okay? So tapos na tayo sa motor. Gears. Siyempre, ulo. Ulo ang pinaka-importante. Kahit sa road. Helmet. Enduro helmet or off-road helmet or motocross helmet pwede. Bakit hindi ko ina-advise ang full face? Mabiga ka, prone mabasag yung visor niya. And sa trail, hindi ka naman mabilis. Hindi mabilis usually ang ride mo. Kaya pag naka-full face ka, konting hangin lang yung nasasagap ng ulo mo. And kaya mahirap. Ang motocross or off-road helmet magaang. And then marami siyang vent na dinadaanan ng air para hindi ka mainitan. And syempre, prepare mo siya with goggles. Kasi nga, yun nga, dahil nga na-mention ko kayo na may mga madadaan ng katalahib, mga branches na nakatusok na ganyan, baka matusok naman yung mata mo. Also, aside from that, yung goggles, kailangan mo protection against the sun. Hindi ka masilaw masyado. And alikabok. And putik, pagtagulan. And of course, jersey, pants, and gloves. Jersey. Para syempre yung kutis mo, hindi ka mangingitim. Katulong din siya sa mga talahib kasi pag naka-shirt ka, tendency niyan, may mga talahib o may mga branches na matalim, baka masugat ka. And syempre, para rin hindi ka mainitan masyado. Kasi pagkatagos sa balat yung araw, mainit talaga. Kaya jersey. And pants, i-recommend ko talaga is enduro pants or off-road pants or motocross pants, whatever you call, basta yung makulay. And maganda quality. Kasi, natry ko na mag-trail na ako maong, ilang beses na bubutas, tsaka masakit sa balakang. Dahil nga,
Ewan ko, may something sa mga enduro pants talaga na nasa-serve niya yung purpose niya. Sa mga pagkatumba, na simple, ganyan. And hindi ka manghihinayang na masira siya. Kasi pang-trail mo lang talaga siya. Hindi mo siya ginagamit pang-casual. So kung ako sa inyo, mag-invest kayo nyo ng enduro pants nyo. Or tactical pants. Kung saan kayo komportable. Basta huwag lang as long as matibay and... Ewan ko sa experience sa iba, pero hindi talaga nag-work sa akin ng maong. Siguro dahil malaki yung balang ko. Pero mas matibay for me is enduro pants or off-road pants. Tactical pants pwede din kasi marami siyang bulsa. And ewan ko, sabi nila tear-proof daw ang tactical pants. Hindi ko pa ako nakatry kasi walang magkasya sa akin. Boots, importante. Off-road or motocross boots or enduro boots. As long as mataas siya. Hindi, actually, mas maganda talaga yung enduro boots talaga. Hindi pwede yung mga high-cut na boots na lang yan. Alam mo kung bakit? Kasi usually, dumadagan sa yung motor o kaya may tatama sa yung bato. Technical. Bawal lalim ba? Nakakahiya naman. Kasi ang prone talaga sa tuhod pababa ang trail. And well, pag bumotor in general. Kaya mas maganda mag-boots ka na pang trail, off-road, ganyan. Kasi nga, kapag nabalian ka o may nangyari sa paa mo, hindi ka na makakapag-motor, di ba? So mag-invest ka dyan. Sa una, kailangan mo i-break-in, mabigat, hindi ka komportable. Pero mag-trail ka na mag-trail in the long run, magiging komportable ka rin. Pag na-break-in mo na siya, kung mag-aangas siya para sa'yo, mas okay nang safe yung paa mo, di ba? Kasi Japorms ka. Sana kung mataas medyas mo, hindi ka nagkasugas. Japorms ka eh. Punta ka mall? Oh, protector. Elbow, knee pads, and chest protector. Importante yan. Kasi hindi mo masasabi kung saan tatama yan. Aray! Aray ko! Nung last time natumba ko ng unexpected, sinave ako ng elbow pads ko dahil sa bato ako tumumba. Kung wala akong elbow pad, siguro may sugat na naman ako sa siko. Siyempre, knee. Importante yan. Knee pads, chest pro. Basta, I cannot stress it more enough. Mas maganda ng safe ka kaysa Japorms ka. Diba? Hindi mo ma-expect. Hindi mo malalaman kailan ka tutumbe. Hindi talaga komportable, pero sanayin mo lang yung sarili mo. Kasi, ewan ko ah, sa akin ah, nagbibigay siya ng confident para sa akin na tirahin yung mga obstacle na mahirap. Dahil nga alam ko, well, protected ako. Meron akong protective gear. Saka naka-boots ako. Naka-helmet. And, ano ba? Puti ko nga helmet. Ito, helmet ko. Kung idol nyo ako, dapat sa HJC din kayo bibili. Charot. So, ito, ang intercom na gamit ko is yung Jabber TS-30S. Ang tibay nito, ilang beses ito nahulog kasi nahuhulog ng ito pa talaga ito matama sa ano. Pero hanggang ngayon nagagamit ko siya. For me, functional siya and very, very important sa trail kasi usually magkakaligawan kayo or magsiseparate yung grupo niya ng dalawa. And di ba, mahirap paghanapan ng wala rin signal kasi sa bundok. Mas maganda na may intercom ako dahil mas madali for me. Kumari, oy! Ano, sumayip lang si ganyan, tigil ka muna, di ba? Kasi tuloy-tuloy ako ng ganun. At least alam ko na kailangan ko mag-intay. So, hindi ko naman sinasabi na kailangan yan. Pero magiging useful yan kung bumili ka. So, kung bibili ka ng intercom, bumili ka ng Jabber. Next, hydro bag. Of course, tubig. Hydro bag. Bag na may anong tubig, may straw. Ngayon, kung hindi ka naman komportable mag-hydro bag, magbaong ka ng tubig mo. Magbaong ka ng, ano lang, disposable na bote. Kasi kapag container na matigas, medyo delikado siya. Dahil pag natumba ka na una likod, tatama yung sa likod mo. Medyo masakit. Aray! Aray! And of course, sunod tayo ng protocols, magdala ka ng face mask. Usually pagka, kuwari, nasa kainan kayo and ibang places, may face mask ka dapat. And yun. And then, okay, so may motor ka na, may gears ka na, ayos na yung motor mo, saka pupunta. Hindi ka naman pwede mag-trail na mag-isa. Mahirap mag-trail na mag-isa dahil usually pa rin masiraan ka or may mangyari sa'yo. Hindi ko talaga nirecommend na mag-trail mag-isa unless na may satellite phone ka or magaling ka talaga. And magaling ka rin mag-mekaniko kasi pag nasiraan ka. So, trail guide. Maraming trail guide na available dyan kung gusto nyo talaga. Maraming Facebook groups dyan na...
enthusiasts ng trail, yung nag-offer ng trail guide, nag-offer ng tour sa mga groups. Kumari, XTC owner ka, marami dyan na pwede mong samahan. Pwede kang magtanong kung pwede ba sumama. Pero kung talagang zero talaga, I suggest, syempre, tuwing lahat ng interview ko, ito talaga sinasuggest ko, get yourself educated. Ngayon, kung from zero ka talaga, and scooter ka lang, and gusto mo matuto mag-trail, mag-aral ka. May schools dyan na nag-offer ng learn how to ride or learn how to do off-road. Sa dyan ng Melakinos Yama off-road training camp sa Antipolo. Meron silang trail module na pag nag-enroll ka at natapos mo yung module, sila mismo magdadala sa'yo sa una mong trail. Si Kuya Mel pa magdadala sa'yo. The legend, di ba? Ano? Kasi may mga bagay talaga na kailangan mo gawin na hindi mo matututunan sa kakanood lang ng mga video. Kailangan mo talaga siya gawin para matuto ka. Mabas siya sabi ko. Ayan. Tapos ang Melakinos Yama off-road training camp, nag-offer din sila ng basic off-road. So, yung module nila will equip you and prepare you sa journey mo sa pag-off-road riding and pag-trail riding. So far, yun lang naman ang advice ko kung gusto mo magsimula mag-trail. And happy trail riding. Mag-ingat kayo. Kung meron kayong masasuggest or yung mga trail riders na experience na nanonood nitong video ko ngayon, kung may mga nakalimutan ako, please comment down below para po makatulong tayo sa mga taong gusto mag-start mag-trail. Encourage natin sila and wag natin silang takutin. Kasi usually, nabubudol yung mga first-timers. Pero, it's gonna be worth it. Masaya, 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 masaya. Ayos! Bye-bye!